Ang panahon ng Kapaskuhan ay malapit na. Ito ay panahon para magbigayan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay dapat iregalo o ibigay kung kanino man. Dahil ito ay magdadala ng masamang kapalaran sa pagbibigyan. Upang maiwasan ang mga kamalasan na ito na may kaugnayan sa regalo, mag-ingat sa mga sumusunod na 10 mga bagay na may dalang mga kamalasan. Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Una, kutsilyo o gunting. Ang pagbibigay ng anumang matatalim na bagay tulad ng isang kutsilyo o gunting ay may dalang masamang kapalaran dahil maaaring nito maputol ang isang ugnayan o relasyon. Gayunpaman, ang pinsala ay maaaring maiwasan kung ang tatanggap ay magbibigay ng isang bagay na maliit tulad ng isang barya bilang kapalit. Ito ay upang magkaroon ng kapalit o ng isang transaksyon. Pangalawa, panyo. Ang pagbibigay ng isang panyo ay nangangahulugan ng mga luha na darating. Sa Sweden, ang isang tao ay hindi dapat na magbigay sa kanyang kapareha ng isang panyo dahil may paniniwala sila doon na kapag ito ay nangyari, papahira ng babae ang kanyang pagmamahal para sa lalaki. Ang sabon ay hindi rin dapat ibigay dahil maaari nitong hugasan ang inyong pagkakaibigan. Pangatlo, sapatos. Ang pagbibigay sa isang tao ng isang bagong pares ng sapatos ay hindi din maswerte. Bagamat, may ilang naniniwala na ang pagbibigay nito ay nakapagpahaba ng buhay ng nabigyan. Ayon sa paniniwala, ang pagbibigay ng sapatos bilang isang regalo sa Pasko o kaya naman ay kaarawan ay nangangahulugan na balang araw, tatalikuran ka ng taong pinagbigyan mo. Gayunpaman, kung hindi ka naman magbibigay ng sapatos, nangangahulugan ito na ikaw ay nakayapak lamang pati sa kabilang buhay. Ikaw kapakbet, ano ang pipiliin mo? I-comment mo yan sa ibaba. Pang-apat, mga guwantes. Ang pagbibigay ng guwantes ay nagdudulot ng masamang kapalaran. At kung ang pagbibigyan mo ay isang kaibigan, ito ay nangangahulugan na magkakaroon kayo ng away. Gayun din, ang pagbibigay o pagtanggap ng regalo sa pamamagitan sa kaliwang kamay ay magliresulta sa pagkawala ng pagkakaibigan. Panglima, orasan. Ang pagbibigay ng isang orasan sa isang kaibigan ay dapat naiwasan sa lahat ng pagkakataon. Dahil ito ay may pagkakalintulad sa tunog sa bansang China na isang ritual ng libing o kaya naman sa taong malapit ng mamatay. Pakatandaan na ang mga wristwatches o mga relo ay nasa ilalim din ng kategoryang orasan. Pang-anim, payong. Ang pagbibigay sa iyong kaibigan ng payong ay nangangahulugang gusto mong tapusin ang relasyon. Dahil ang payong ay katulad ng paghihiwalay sa Chino. Kaya ang pagbibigay ng payong bilang regalo ay dapat iwasan. Pang-pito, fish tank. Ang tangke ng isda tulad ng fortune god ay libre upang ipadala o libre upang tanggapin. Ang ilang mga tao ay hindi angkop mag-alaga ng sariling isda. Ang naangkop na hugis, sukat, ang pagkakalagay at ang taas ng tangke ng isda. Ang angkop na bilang, ang uri at ang kulay ng mga isda ay nakasalalay ayon sa iba't ibang tao. Sa mga tweed, hindi ito inirekomenda na ibigay at kunin bilang isang regalo. Pang-8, kandila. Kahit na ito ay tinuturing bilang isang romantikong bagay, lalo na sa panahon ng panunuyo sa kasal o anumang uri ng pagdiriwang, ang mga kandila ay kadalasang ginagamit sa panahon ng panalangin. Kaya ang pagbibigay ng mga kandila bilang isang regalo ay hindi ka nais-nais. Ang mga kandila ay nararapat bilang pansariling gamit lamang at hindi upang ibigay o pangregalo. Pang-9, unan. Ang unan ay pang-araw-araw na pangailangan sa gabi. Ang pagbibigay ng unan ay sumasagisag ng pagdadala ng mga problema sa iyong buhay. Gayunpaman, ito ay hindi bawal kung ang magbibigay ay mag-asawa o kaya naman ay nag-iibigan. Pang-10, wind chimes. Sa mga sinaunang panahon, ang malamig na hangin ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang isang nakakapangilabot na kapaligiran. Dahil ang chimes ay ginagamit para isimbolo ang pag-akit sa hangin, naniniwalang ilan na maaaring makaakit ito ng negatibong enerhiya papunta sa iyong bahay na magdadala ng kaibang lamig sa mga nakatira dito. Ikaw kapakbet, sa 10 nabanggit kong mga bagay, alin dito ang natanggap mo na? I-comment mo yan sa ibaba. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismong may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutan magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.